agad na nagsagawa ng lingap sa mamamayan ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa mga residente ng tatlong barangay sa Ilocos Sur na labis na naapektuhan ng pagbaha dahil sa bagyong Egay at Falcon na pinaigting pa ng habagat. Panoorin po natin ito. Nagkaroon po ng malakas na pag-ulan at hangin yung unang araw ng bagyo. Kasi dalawang araw po yun. Yung pangalawang araw, yun na po yung talagang rumagasan na po ang tubig galing dito sa Abra River. Yun po ang dahilan kaya nabaha dito sa amin. But mas malala po dito sa may southern part kasi dito po yung talagang daanan ng tubig. Meron pa pong mga kabahayan na lubog po na mga bubong lang ang nakalabas. Kaugnay nito, nagkaloob ng tulong ang pamahala ng Iglesia ni Cristo sa mga naapektuhan ng Bagyong Egay sa lalawigan ng Ilocos Sur. Idinaos ang proyektong lingap sa mamamayan sa barangay ng Nagsangalan sa Vigan City. Maraming salamat po sa mga naibigay sa amin kasi sa mga nakaraan na bagyo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na sa mga Iglesia ni Cristo. Sinundan ito ng pagtulong sa ating mga kababayan sa Barangay Mindoro sa lungsod pa rin na ito. Maraming salamat po sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sapagkat hindi po kami nalilimutang tulungan sa mga ganitong pagkakataon na may dumating na unos o kalamidad sa aming buhay. Bago matapos ang araw na ito, nagkaloob ng tulong ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa Sagongogong San Ildefonso. Maraming salamat po sa tulong. Salamat po sa Iglesia ni Cristo! Isinasagawa ng mga kaanib sa iglesia ang ganitong aktibidad bilang pagsunod sa aral ng Diyos mula sa Biblia na ibigin ang kapwa at tulungan ang nangangailangan. Pinangunahan ni kapatid na Manuel Santos, tagapangasiwa ng distrito ng Ilocos Sur, ang pamamahagi ng mga care packages sa mga biktima ng kalamidad. Papasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy na kinakasangkapan ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, kung may mga kalamidad man na dumarating, kagaya po dito sa probinsya ng Ilocos Sur, tayo ay lumilingap, dumadamay sa ating mga kababayan, lalo na nga na nasalanta ng kalamidad dito sa aming lugar. Yan po ay kalooban ng Panginoong Diyos na tinutupad ng Iglesia. Kaya may kalamidad man o wala, tayo ay lumilingap, dumadamay sa ating mga kababayan. Ikinagalak ng mga residente ang pagmamalasakit na iniukol sa kanila ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Nagagalak at masayang-masaya dahil sa inyo mga kapatid, mayroon kayong binahaging tulong dito sa aming barangay. At lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na tagapamahalan ninyong lahat, si Brother Eduardo Manalo. Ang magkasunod na lingap sa mamamayan dito sa Ilocos Sur ay bahagi ng magkakasabay na pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa ating mga kababayan na napinsala ng mga kalamidad. Para sa Mata ng Agila, ako si Darlene Pineda, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lang at mag-subscribe sa at Net 25 TV.